Mapunta tayo sa mainit-init na pinag-uusapan ng ating mga kababayan. Ang ayuda. Ayan. Mga kababayan, ay malugod ko po. Ay, masaya po ko dahil alam mo naman ako, any help will do. Ako, alam mo, of all the things na problema natin, pera, kahirapan, mahalaga talaga yung kalusugan. But be that as it may, ay mahalaga rin naman ang pananalapi. No? Kasi kailangan yung tustusi ng ating mga kababayan, marami nahihirapan. No? I-update ko kayo. Nagsimula tayo kahapon. Maraming salamat, Director Rep Pogoso. Ha? Ito po, mga kababayan. If you see our social worker, no, kung hindi naman kalabisan, just say thank you. Alam niyo bakit? Kagabi po, tumira yung aking mga social worker hanggang alas 3 ng madaling araw. Opo. Kasi ang tagubilin ko, hawak na natin ng pera. Maraming nasaktan ng loob doon sa SAP 2 dahil maraming hindi nabigyan. At marami ring hindi kasama sa SAP 2. O sabi ko, hindi naman natin yan call, sabi ko kere, dahil national government yan policy. But be that as it may, sabi ko, ipakisuyo mo lang sa mga staff natin re, hanggat maaari, alam ko, mahirap yung hinihingi ko sa inyo, hanggat kaya ng katawan natin, ibigay natin yung pera doon sa mga itinala, inilista ng national government. The least thing that we can do is mapuyat at mapagod. Dahil yung hirap ng tao sa pananalapi ay damang-dama. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bansa. Kaya mga kababayan, maraming salamat sa ating mga social worker. O sa inyo, mga pamilya ninyo, pasensya na kayo ha, sa mga pamilya ng ating mga social worker na napuyat, napapagod, o tapos nasusungitan pa sila. Habaan ninyo yung pasensya ninyo. Dapat tayo mga taong gobyerno, mahaba ang pangunawa. Talagang may kanya-kanyang damdamin ng tao at mayroong mga hindi pagkakaunawaan, pagkakalituhan, at siyempre hindi mo maalis yung inggit. Dahil siyempre nga naman, bakit yung iba nabigyan, yung iba hindi nabigyan. Tayo naman just to be fair with you. Kung ano yung alituntunin, yun ang aking sinusunod. Kasi may pananagutan po ako dyan. Dahil po, yung SAP 1, naalala ninyo? Yung SAP 1, kaya mabilis na na-implement yun, tangan-tangan yun ng local government. At natapos natin, 300,000 plus in 45 days. Natapos po yun. Lahat ng naitala doon, nalistahan. Hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko. That is the thing of the past. I'm just telling you how proud I am to my fellow workers, sa aking mga social worker diyan sa MDSW. Hindi yan perfect organization, pero at least what matter most to me is the data. The delivery of services, no matter what. No? Ngayon, mga kababayan, nagsimula tayo kahapon. Ay, naku, Diyos ko. Na inabot ng alas 3. Ngayon, tumira ulit. Malugod ko pong ipinaalam sa inyo sa loob lamang in less than 24 hours, nabigyan na po natin as of 5:30 ng hapon. No? Ngayong araw na ito is 12,550 families. Ha? Ayan. As of 5:30 ng hapon. Ayan na po ang report sa atin ng Manila Social Welfare. 12,500 families. Sa 12,550 families, ang pakisuyo ko lang ha, ay pera nyo naman na yan. No? Kalugod ninyo at ipagpasalamat ninyo sa Diyos. Ngunit ang panawagan ko bilang ama ninyo sa lungsod, ha, sinupin nyo yan. Yung mga lalaking, yung mga asa-asawa ninyo na may bisyo, kukutosan ko kayo. Tigil nyo yung pag-inom-inom, pambibili nyo ng alak, ha, ipang susugal.
Mahiya naman kayo sa mga hindi nakatangga. Kayo'y mapapalad dahil sa pulisiya ng national government, ayan, nasa harapan ninyo, kayo'y binigyan diin ng Estado o ng national government. Kasi ang tingin sa inyo'y mahirap, sa dilang mahirap. Bagamat we sometimes disagree. Ayan, yung mga manonood, marami dyan, alam nila. Yung mga ibang nakalista dyan, talaga namang hindi mahirap. Ngunit, kung yan ang naitala, yan ang alituntunin, susundin natin. Kaya nga sabi ko sa inyo minsan, ang sistema, hindi perpekto, pero kailangan patuloy tayo sumunod sa sistema. To put things in right perspective. Kaya kayo, huwag na kayo nagbibingo-bingo. Sabong-sabong, inom-inom, wala na tayong pera. Sinupin nyo yan. Ngayon, ako, payo ko, i-prioritize ninyo kung kayo may mga sanggol pa. Ipambili nyo kagad ng gatas. Pambili nyo ng gatas. Diaper, bitamina ng anak ninyo. Bakit? Huwag kayong mag-alala. Sa Maynila naman, kung ang usapin ay Maynila, bukas po. Yung ikatlong buwan natin, ECQ, hindi ECQ. Meron tayong COVID-19 FSP or Food Subsidy Program o yung nakabox. No? Asahan nyo na may darating yan. Bukas, mag-uumpisa na. Oo. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo na ipambili ng grocery. Bili nyo ng importanteng bagay. Maintenance ng lola ninyo, ng lolo ninyo. Ng nanay ninyo, tatay ninyo. Lalo na yung sanggol at mga bata, yung mga pangangailangan nila. Kasi mag-uumpisa na po muli. Bukas magiging abala na naman. Sa mga barangay official, ibibigay nyo, ha, sa deliver nyo, ha, sa listahan ninyo, yun ang kinuha namin. Sa Maynila, walang mahirap, walang middle class, walang mayaman. Kapag pondo ng Maynila, ang billing ko lagi lahat yakapin. Kaya ilista ang pamilya. Butante, hindi. Ha? Basta pera natin, maliwanag dapat ang policy. Lahat kasali. Mayaman, middle class, mahirap. Dapat may food box. Kaaway ninyo sa barangay, bigyan ninyo. Sa politika naman, hindi naman lahat gusto ka. Pero tanda na yung pag nanalo ka na, lahat yan mamamayan mo na. Kaya haabaan ninyo ang inyong pasensya. Isipin nyo na lang na bawat bibigyan nyo ng box, may kakain. Walang magugutom sa Maynila. Kakain tayo. Iyan, isinakripisyo ko dyan, mga kalsada, mga lubak-lubak na kalsada, sinakripisyo ko yan. Prioridad ko sikmura. Kaya ang pakiusap ko lang sa mga barangay official, yung mga listahan ninyo. Lahat, isama ninyo. Huwag yun ipagdamot to. Di nyo naman to pere. Pera naman to ng syudad na galing sa tao. May paramdam natin sa kanila, may gobyerno sa Maynila. So, sa mga nakatanggap noong ayuda ng national government under ECQ, ingatan ninyo yung salapi na yan. Gawin nyo yung goma. Extend ninyo, paaba nyo, kasi you will never know kung kailan kayo ulit magkakapera. Pero, ang payo ko bilang aman ninyo, ha, ako na nagsasabi sa inyo, i-prioridad ninyo yung talagang kailangan ng inyong anak, sanggol at maliliit pang bata. Yung chicha ninyo, sagot ko, mag-uumpisa na bukas, padala ulit ng mga food boxes. Hindi na titigil yan. Alam niyo naman yan, ilang araw lang yan, mabilis naman. Hindi po sa pagbubuhat ng bangkot. Kayo naman po nakakapaggusgan yan. Yun lang ang pakiusap ko. Yung away barangay, away magkapit bahay, galit si chairman kay ganitong pamilya, kalimutan niyo muna yun. Pandemya ngayon. Yun lang naman ang akin, wala naman akong ibang hinihingi. Ngayon, so yan, yung food boxes, mag-umpisa na ulit,
para sa month o buwan ng Abril. O, balik tayo doon sa ayudahan ng national government. O, ito po, o, naka 12,550 tayo. Ang katotohanan, habang nagbo-broadcast tayo ngayong gabi, simultaneously, yung ating mga Manila social welfare employees ay patuloy na nagbibigay. Kahit gabi na. Maraming salamat sa mga barangay official na tumutulong pakainin, pamirienda inyong aming mga empleyado. Maraming salamat sa MPD o Manila Police District na binabantayan na masiguro na maayos ang bigayan at ligtas ang lahat. Maraming salamat, General Francisco. Ngayon kayo mga kababayan, o nakikiusap ako, makiisa kayo sa alituntunin. Mahirap tong ginagawa natin. Pero hindi po natin binubuhat ang ating bangko. 12,550 in one day. Eh, talagang sinisinop namin, pinipilit namin maging epesyente. Dahil time is of the essence. Mahalaga ang oras sa bawat araw ng buhay natin sa loob ng pandemya. Mahirap maging mahirap. Alam ko po yun. Kaya kulang isoga namin ang mga katawan namin, sakripisyo mga kalusugan ng aking mga kasamahan, sampu ng aking mga kasamahan sa lungsod. Now, if you see our social welfare employees, makisuyo lang. A simple thank you will do. Put a smile on them. I know it's our job, and that's good. I'm happy and proud of them. But they are also human beings. Be patient. Be respectful. Sila trabaho din. Ako trabaho lang. Kaulitin ko, iba ang rule ng national government. That's their policy. Ako, ang tingin ko dyan, salamat na lamang. Salamat sa Diyos at 380,000 families ang magbebenepisyo sa lungsod ng Maynila dito sa ibinigay ni Pangulong Duterte, no? O ng national government. Ayun, doon naman sa atin, almost 700,000 families ang magbebenepisyo para maibsan ang mga pangangailangang pagkain ng bawat pamilyang Manileño sa ating lungsod. So yan po ha, importante lamang. O kanina po ako nag-post, kasi maraming tanong at yung tanong minsan paulit-ulit, no? O kasi, mga kababayan, yung pinost, basahin po ninyo, makisuyo lamang. O, para nasa ganun, pag naintindihan nyo naman, i-share ninyo. O, para mas mabilis. Information is the key. O, para mabawasan ang alitan ninyo. Away-away ninyo. Minsan nakikita ko, nagsasagutan pa kayo. Minsan nakapagsasalita kayo ng hindi maganda, pero yung tanong ninyo, nandun na pala yung sagot sa ibabaw. Oo, alam ninyo mga kababayan, alam kong hirap. Sa totoo lamang, yung hirap ng tao ngayon. Kaya ako, talaga, lahat ng uri ng pangunawa, binibigay ko sa inyo. Pero ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwat. Yun po, sinabi sa akin yan ng nanay ko. Lagi niya sinasabi yan. Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwat. Ibig sabihin, A is A, B is B. At ang pinaka-simpleng pwedeng gawin ng pamahalaan, ilathala para pantay-pantay ang sagot sa katanungan ng ilan. Nalulungkot ako sa mga hindi napabilang. Napipil ko po kayo. Damandam ako po yung pagkainis ninyo. Yung pagkalungkot ninyo. Nakakalungkot talaga. Pero ulit-ulitin natin. A is A, B is B. Dalawang bahagi ng pamahalaan ang tumutugon sa inyo ngayon. National government at local government. Kaya huwag tayong naniniwala sa mga press release
Ulitin ko, no? Doon na marami kasi nalilito, nababasa ko yung mga comments ninyo. Naawa naman ako. Iba yung napanood ninyo sa balita dahil yun lang ay sinabi nung isang tao. O nung iilan. Pero pagdating sa talaan, sa guidelines, iba ang nakasulat. Ako naman ay nasunod lamang. At tingin ko, hindi lang mo ako. Marami yung mga mayor susunod doon sa alituntunin. Kaya importante lang alam ninyo. Kasi naawa talaga ako dahil pag binabasa ko yung mga comments ninyo, talagang masakit sa loob eh. Masakit sa loob yung mapagkaitan ka ng pagkakataon o pribilehiyo. Masakit talaga, lalo kagipitan ngayon. Pero, yun yung A. Eh tayo naman, pagdating sa atin, ang aking polisiya, simple. Sinimplify ko ho yan since July 1, 2019. Alam po ninyo lahat yan. Sa Maynila, pantay-pantay. Walang mahirap, walang middle class, walang mayaman. Totoo, those who have less in life must have more in law, sabi ho ni dating Pangulong Magsaysay. Naniniwala po ako dun. Pero pag pandemya, dapat lahat niyayakap. Tapos dapat ang taong gobyerno malawak at mahaba ang pasensya. At ang pagsagot ng taong gobyerno sa katanungan ng tao, magalang. Pero pwede ka naman maging magalang pero firm. Ibig sabihin, straightforward. Maaring gusto yung sagot nung nagtanong, yung sagot mo, o maaaring hindi rin niya gustuhin. Pero kasi, yun ang totoo. O kasi nga, ulitin ko, sabi ng nanay ko, ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwat. O kami naman, binigyan ko ng direktiba sila Julius, maging mag-post para updated ang tao sa guidelines at mga sistema at programa. Para guided lang lahat. Ayun. O ngayon, I will entertain some of your question. Julius, meron ba silang mga katanungan? Regarding po sa ayuda. Ayuda. Ano po kung nakalista ako sa master list pero wala po ako ngayon sa Manila, nasa probinsya po ako. Maka-claim po po ba yun kapag balik ko po ng Manila? Okay. Magandang tanong. Ako po'y napasama sa listahan. Ngunit, ako'y wala sa Maynila. At ayuda po ito, ayuda, yung ayuda ECQ, para maliwanag tayo. Hanggat nagbibigay, by the time na dumating kayo rito, makukuha ninyo. Pero pag sinol, kasi po, ganito po yan, ano? Natapos na ang bigayan, marami na isoling pera, maghahanap pa kami ng item number 4. Diba? Nakasaad yun sa item number 4. Ang sinasabi, pwede pang bigyan yung ibang tao na hindi napabilang sa number 1, number 2, at number 3. Yung pera ninyo, dahil hindi nyo na-claim sa, halimbawa, 30 days, hindi pa rin kinakababalik sa Maynila. Ay maaari po yun i-revert back. At yun naman ang gagamitin namin para sa iba. At pag hindi namin nagastos yun, which is kalokohan. Loko lang ang mayor na magsosole. Dahil ang dami-daming hirap ng tao eh. Maraming pwedeng makita. Talagang 'yon ako feeling ko lang ha, kanya-kanya lang tayo ng pananaw. Pag may sobra, nakalagay naman sa number 4 eh. Hanapin pa yung ibang tao na umaasang mabigyan din sila. Kaya lang may priority ho. Kaya ang payo ko kasi po yan, hindi po yan authority. Hindi po yan na, anong tawag dito, yung may api-api-dapit. Kailangan po kayo kumuha. Maigpit po susundin natin yun. Para rin naman yan sa kapakanan ng pangkalahatan kung saan iniingatan ang salapi ng bayan. Pero I will guarantee you, in our own little way, may sobra. May sobrang pera. Pamimigay namin. Walang sulian. Kalokohan yung magsoli. Ang daming mahirap eh. Magsosoli ka. Ang daming naiwan eh.
magsosoli ka. Kung may sobra. Kaya may nakalagay ho doon. Roman numeral number 4, JMC series, JMC resolution number 1 series of 2021, Roman numeral number 4. And item number 4. Ayan, nakalagay. Such other individuals affected by ECQ as may be determined by the LGU, provided that funds are still available. Okay. Next question, please. Ayop, nasasagot ko, mga kababayan, ha? Ito na po, magtanong na po kayo, mga kababayan. Pipilitin ko sagutin sa abot ng aking nalalaman. At pagkaunawa doon sa regulasyon. Please. Tanggap na po namin na wala po kami sa master list. May iba po bang ayuda na ino-offer ang Manila LGU? Opo, yung food boxes natin. Yun ay ano talaga. ECQ, hindi ECQ. Nakakatatlong buwan na po tayo. At yun, almost 700. Tingnan po ninyo ang kwentada do sa ayuda ng national government para sa ECQ, 380,000 families ang nakalista. Do sa ayuda ng lokal, yung food boxes natin every month. Oh, yun po. Ano po yun? Diyos ko. Aabot tayo ng July. Di ba nagawa ko na nga ng paraan yung Mayo, May, June, July? Naalala mo, in-announce ko dito yun. Ayun. 3 billion po yun. Naku, Diyos ko, lahat alang yata ng semento, graba, at bakal, piniga po. Para lang makakuha tayo ng ganong pera, maibsan ko man lamang yung tustusin ninyo. Buwan-buwan. Yes, meron kang matatanggap na food box sa Manila. Botante, hindi botante. Hindi ito eleksyon. In fact, bawal nga din yun eh. Ito po ay pagtugon sa aming tungkulin. Sa sinumpaan namin tungkulin na maglilingkod. Sa kalaban, sa kakampi, sa may gusto, sa may ayaw, sa tao. Mahina, malakas. Mahirap, middle class, mayaman. O yun yung sinumpaan namin tungkulin eh. Paglingkuran kayo. Diba? Hindi naman po pwedeng sasabihin natin na sasabihin, hindi ako kurso na din yan. Huwag mong bigyan. Huwag ganun. Pandemya ito eh. May magugutom na sikmura eh. Mali yun. Saka ako naniniwala ako. Ewan ko mga kababayan, please say yes if you agree. Ano man tigas ng bulalo, lalambot din yun. Yun, naniniwala ako dun, Julius. Yung pagmahaba ang pasensya mo sa pangunawa doon sa taong ayaw sa'yo, na kahit anong gawin mong maganda, pangit sa paningin niya. Tingin ko may pagkakataon na lalambot din ang bulalo. Basta bagaan mo lang yan ng bagaan. Tsagain mo. Pahabaan ang pasensya. Lalambot din yan. Ang hindi lang talaga magkakagusto sa'yo, yung bayaran. Na ang tanging trabaho ay kamuhian ka. O, iba yun. Kasi ang kumikita yung mga yun, nabubuhay yun, sa muhi, galit. Kasi yun ang trabaho nila. Kunwari, galit. O kanina, may mga na-check na naman ako, mga troll. Naku, Diyos ko, pandemya na. Huwag sana kayo ma-COVID. O, pag tinitingnan mo yung mga account, walang post. Tapos mga pangalan, Diyos ko, hindi mo maintindihan. Kayo naman, no? Diyos ko, bago na kayo. Ma-COVID kayo. Alam mo, ang gaba, ha? Nanay ko, rewara yun. Lagi sinasabi sa akin ng nanay ko yan. Huwag kang mga apak ng paa na may paa. May gaba yan. Ayun, hindi na talaga mapiano yun. Pero dapat, ang taong gobyerno, mahaba ang pasensya. Mahaba ang pangunawa. Sumagot ng magalang pero derecho. Hindi mo kailangan magpalambutsing-labutsing ng mga kung ano-ano salita. White is white, black is black. Hindi naman to papremyo ng ano, Mr. and Mrs. Congeniality. This is public service. And the more you are fair to the people, and the more they will understand. Kaya, huwag kayong mag-alala.
Oh, next question please. May chance po bang ma-update yung current master list ngayon kung sakaling magkaroon ng pangalawang ayuda dito? Okay, that is a very good question. Maganda yon, maganda yung tanong na yan. Sabi kay Julius, nagtatanong yung ating viewers, sabi, sige na, nandiyan na yung first list ng first tranche, second list ng second tranche, third list ng waited list. Waitlisted. Pwede bang ma-amend yung listahan na yon? Abay, pwede naman. Abay, bakit? Abay, hindi naman po pwedeng tumanggi ang DSWD sa katatayuan ng tao. Ang trabaho ng DSWD ay patuloy na i-update ang mga data ng mga aplikante. Kung sila ba ay nagsasabi ng totoo, sila ay nahihirapan, naapektuhan. Sila ba ay mahirap? Ay, trabaho po yun ng DSWD. Kaya, pwede bang ma-update? Yes, dapat pwede ma-update. Kung ako ang tatanungin ninyo, ako ay naging bahagi ng DSWD, kaya kabisado ko po yun. Dapat yun, araw-araw, walang gagawin, kundi i-update ng i-update ang list para nang sa ganoon, pag may panibago, pag nagdi-decision ngayon ang tao sa gobyerno sa itaas, alam niya yung numero niya na ito na pala ang dami ng mahihirap. Luma na pala itong datang to. Ito na yung bago. Kita niyo tayo, ito mga kababayan, ha? Kung maalala ninyo, di ba, namigay ako ng tig-isang bulig sa lahat. Walang pinili, no? Pero tingnan ninyo, nag-umpisa tayo, 350. Mali pala. Kasi lumang data yun. Sumunod natin, 490,000. Mali pa rin. No? Sumunod natin, 560,000. Bah, sumunod, 600,000 na, mahigit. Kaya ang tinosgas natin, ilang bilyon yun, tigi isang bulig. Pantay-pantay. Pero, kasi ina-update natin yung data. I'm going to tell you. Bigay sa senior citizen. Nakita nyo itong 2020. Lahat nung nag-request sa amin sa message, 16,000 of them. Sa District 1 na, yung inaayos ngayon. Susunod niya, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ninyo, naka 16,000 ako na tao na hindi nilista ng barangay. Pero nagpunta rito sa City Hall. Na misplace. Dati hindi iniintindi magpalista. Kasi wala lang. Dahil maganda naman ang panahon. Pero inakap natin. Ngayon, nagbibigayan ng senior citizen. Yung sa Maynila po yun, ha? Sa Maynila. Gusto ko lang, walang pinili yun, ha? Di ba sa DSWD, yung social pension, yung mga mahihirap lang na senior citizen. Sa Maynila, tayo, hindi. Lahat yun. Mayaman, middle class, mahirap. Kulang. Bulok ang data na nakuha ko sa pag-upo ko. Pero, itinatama. Paano? Pagbibigay ng tenga ng gobyerno ng Maynila ngayon sa mga hinaing, mga binigay sa aming mensahe at sa bagong data. So, nagbago. Kung ako masusunod, patungkol doon sa tanong na yon, mababago ba yung listahan ng mga DSWD SAP? Ay dapat. Bakit? Patuloy ang paghihirap ng tao. Di dapat patuloy dadami yung listahan. Dapat. Yun ang sagot. Pero that is not for me to answer. But the question is should be answered by the government in a positive way. Yes, it has to change. I believe so. Personally. Next. With regards to the food security program, kasama po ba ang mga taga-condo sa FSP? Opo. Ito nga lang tinira namin dito na hindi na isama ng chairman. Itong Top Avenue, may mga ilan dyan na condominium, hindi na isama. Itong huling to, itong Marso, pinadala namin sa building nila. O yung sa meron din nakaligtaan na ilan doon sa, sa Lazaro, pinadalan din. Lahat po. Kasi po yan, ganito po yan mga kababayan, ha? Kukunin namin yung listahan sa barangay. May listahan naman po yan. Ayun. Based on that, we act. Lumubo nga ho ng lumubo. Ako na po nagsasabi sa inyo. Lumubo. Ngayon, kulang-kulang 700,000 families na tayo.
ako. Pero ang data ng national government, 1.9 million lang tayo. Pero tayo, nasa 2.4 million na tayo na mamamayan. Imaginein po ninyo yan. Pasobra na yan, ha? Pasobra na yan. Talagang, hindi ko lang maisip anong nagkamali, saan sila nagkamali, bakit hindi pa naisama, may pasobra na. Opo, dapat. Walang pipiliin. Kahit na kung may Forbes Park sa Maynila o may Dasmariñas Village sa Maynila, dapat sila magkamit. Bakit? Taxpayer din sila eh. Tinamaan din sila eh. So mayaman, kahit na mayaman, nahihirapan din yon. O may parandam sa kanya na may gobyerno. Mano pa yung mga middle class na pantawid lang. Pag may trabaho, may kita, may chicha. Yung mga mahihirap, lagi yung nagbabaka sakali. Dapat ding may diin yun. So, basta pag Maynila, ano tayo, pantay-pantay. Lahat lilingunin. Talagang gusto ko, sa totoo lang, gusto ko talaga, akapin kayo lahat. Pero, importante lang alam natin kung ano yung pinapasok natin pare-pareho. Yes. Wala question po kanina. Saan po kukunin ang ayuda kung sakaling hindi po nakuha sa itinakdang araw sa barangay? Ayan. Saan kukunin? Ay, pupunta lang po kayo sa City Hall. Pupunta lang po kayo diyan sa office ni Director Repogoso. Sasabihin ninyo ang inyong pangalan, ang inyong barangay. Dahil yung tala naman, makikita nyo sa Facebook natin, pinost naman eh. Kung kayo'y talaga'y nandoon. Makukuha nyo yun. Dapat na makuha nyo. Sa takdang panahon, ha, hindi naman po pwedeng next year pa. Kasi, may nakasulat doon, hindi naman importante para sa inyo yun. May nakasulat doon na requirement sa amin. Tapos na. May sobra, soli. Pero kung naniniwala ko, ano yung soli ko? Daming ang kulang eh. Ang daming hindi nabigyan eh. O kaya pag may sumobra, ang trabaho ng lokal, hanapin pa sila. At kung ano yung sobra, yun ay pamigay. Okay. From Jovan siguro, kahit wala na pong ayuda, pwede po ba mayakap na lang kita? Salamat naman. Basta mga kababayan, mahal ko kayo. Less na po yun. Sa totoo lang, ang hirap, hindi ko kayo iwan. Mahirap. Pero we will never, and I will not allow anybody from us among each other to complain. You don't deserve it. Yeah, mahirap. Simple thank you sa aking mga MTPB nagdadala ng boxes, city engineer nagdadala ng boxes, yung mga DPS nagdadala ng boxes. Ang dami ko sa kanila nagka-COVID, kakabigay ng ayuda. Yung punto to, minsan no, nagigilty ako eh. Siyempre, pinadadala ko yung mga tao, taong gobyerno ng syudad, sa kalsada para maglingkod sa inyo. O sila napapahamak. But, that's what we call occupational hazards. We need to do what we have to do to make you feel na may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kaya ako'y panawagan ko, iwasan ninyo yung pagtatalo sa isa't isa. Pag nagtatalo-talo kayo, lalo ako nalulungkot. Kasi misguided ang iba. Gusto ko lang alam natin yung sitwasyon natin. Kaya nga ito tsinatsaga namin. Ako ay nagpapasalamat sa MPIO na may ganitong programa bukod pa doon sa ating regular na capital report. So muli mga kababayan, yan po ang ating report. Tuloy-tuloy may pangit na balita, may magandang balita. Basta both, pangit at maganda, maayos at hindi. Tuloy ang about pag-inform sa inyo. So please do share this broadcast. I hope natanong ko yung iba ninyong katanungan. I'll see you again tomorrow. Ngayong gabi, mag-iingat kayo. Please continue to wear your mask, wash your hands, and practice physical distancing. And before you go to sleep, bago kayo matulog,
Kung hindi kalabisan, mga kababayan, ako'y nakikisuyo sa inyo, ipanalangin natin ang mga tao may mga sakit na nawayag ka na ng kamay ng Panginoon Diyos na sila ay gumaling na sa lalong madaling panahon. Ipanalangin natin ang mga kaluluwang nasawi sa anumang sakit, lalo na sa COVID-19. Nanaway tanggapin sa kaharian ng Panginoon Diyos at mapatawad sila sa mga kasalanan na gawa nila dito nung nabubuhay pa sila sa sanlibutan. Ganon din ang kanilang mga pamilya na ulila, nalulungkot, nalulugmok ngayon. Mabigyan ng katatagan ng Panginoon Diyos ang kanilang damdamin sa mga darating na araw habang sila'y nangungulila sa kanilang mahal sa buhay. Ipanalangin natin ang mga nahihirapan. Unawain natin, mga kababayan. Unawain natin ang ating mga kababayan na nahihirapan. Marami pong nahihirapan ngayon. Pangunawa na lang. Huwag na natin ipagdamot. At kung di kalabasan, ipanalangin na rin natin na sila ay makahon sa kanilang kinalalagyan. Bilang panguli, anuman ang inyong relihiyon, anuman ang inyong pamamaraan papunta sa Diyos, as long as naniniwala kayo na mas may makapangyarihan sa mga politiko, mas may makapangyarihan sa mga tao, kundi ang Diyos. Ipanalangin natin ang ating syudad, ang ating bansa, ang ating mundo, na sana nga kaawaan na tayo matigil ng pandemyang ito. Mag-iingat kayo, mga kababayan ko sa lungsod. Mahal ko po kayo, ngunit kailangan nyo ring ipakitang sa akin na mahal nyo din ang inyong sarili at mahal nyo din ang inyong kapwa. Pagmamalasakitan at pag-uunawaan ang kailangan mang ibabaw sa lahat at anuman ang sitwasyon natin ngayon. May awa ang Diyos. Makakaraos din po tayo. Kapit lang. Walang bibitaw. Hindi namin kayo iiwan. May gobyerno ang lungsod ng Maynila. Lipo, magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat po. Please do share. Manila, God first. Thank you.